Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Sige na. Go ahead, ma'am. So ilang taon po pala, Madam Ruby? 49 na ako, DJ. 49. Sige po. Lola. Lola na. May apo na? May apo na, DJ. Sige. Diyan naman tayo hantong lahat, eh, no? Sige po, umpisan po ninyo yung pagkwento ng love lines. No, nung magmula galing ng Pilipinas, DJ, pag-alis ko. Kayo po, bahala na po kayo. Nung pag-alis ko doon, 1989 pa. And then, nag-abroad sa Kuwait. Tapos, di... Nung nakarating kami sa Kuwait, kinakabahan ako, DJ. Ayaw mo yan. And then, nung dumating sa Kuwait, mga ilang buwan lang ako sa Kuwait, pumunta yung amo namin dito sa Spain. Wow. Nag-tourist. Tapos, di... mga 5 months lang. And then, nagpaiwan na dito, DJ, sa Spain, tumakas. Tumakas? Oo, DJ. Eh, naman ang ano dito eh, karamihan kasi tumakas. And then, hanggang sa dito na, mga 18 years old lang ako nung DJ, nung pumunta dito sa Spain. Oh, bata pa, no? Tapos, di, hanggang sa dito ko na rin, parang, nakita na yung mga love light ba sa Spain ba? Tapos, di, na-meet ko rin dito yung asawa ko hanggang ngayon. dito ko rin na-meet, nagaling din siya sa Saudi. Mm-hmm. Ganyan, nagpilala kami dito, DJ. So, Pinoy din bali, no? Pinoy din siya, DJ. Mm-hmm. Galing din ng Saudi, driver siya. Mm-hmm. And then, yung nagkamit kami, no? Matagal-tagal din, nagtrabaho ako ng stay-in dito, pero walang papel, ganyan. Eh, alam mo naman, takas, DJ, no? Mm-hmm. So, bali sa may Kuwait, sumama ka lang sa amo mo dyan. Pero hindi ito nag... Pinasama nila ako, DJ. Mm-hmm. Hindi ka binakapan o hindi sila nag-sponsor para maging legal ka dyan, ganito, para bigyan ka... Hindi, kasi hawak nila yung passport kasi, DJ, lahat. Uh-huh. Hawak nila para mang... wala kang karapatan hawakan. Kasama ka lang nila. Bali nag-TNT ka na talaga. Oo, nag-TNT dito. And then, pero naayos na rin ang paper ko, DJ, kasi nag-amnesty man dito noong 1992 ba yata? Mm-hmm. 1992. Mm-hmm. Nag-amnesty dito. And then, naayos na yung paper namin. Mm-hmm. Hanggang sa 1995, nagpunta dito yung aking mister ngayon. Nagkilala kami dito, samantala doon lang kami kasama sa taga Cotabato ako, DJ. Mm-hmm. Eh siya taga ano din siya sa ano ba yun? Ako sa city, sila sa ano lang yung pueblo lang ba, DJ. Okay. So bali, magkakilala na po kayo dito sa Pilipinas pa lang sa South Cotabato. Hindi. Dito lang, dito na sa Spain kami nagkilala, DJ. Mm-hmm. Pero mismong sitio lang kami doon sa Cotabato, DJ. Mm-hmm. Siguro nagkakasalubong din, pero dito pa magkilala sa Spain. Ganyan din, Zed. Mm. Yung ba, mano din yung kapalaran, no? Di ba, siyempre, tingnan mo naman, siya matagal na rin sa Saudi, nagtatrabaho. Mm. Almost 10 years yata siya nagtrabaho, and then sinama lang ng amo para mag-driver siya, no? Diyan din siya. Hanggang sa nagtabi. Hanggang sa nagkamit na kami dito, tapos hanggang sa nagkaanak na, meron na rin kami. Sabali, TNT din siya dyan, naging driver siya. No, una-una ako nag-TNT, DJ, kasi 1989 pa naman nag-TNT na ako, no? Mm-hmm. And then, dumating siya dito mga 90, ganyan. Mm-hmm. Pabalik-balik lang siya, punta dito, pabalik, hanggang sa magkita kami yan sa Puerto Banos, DJ. Naglalakad lang kami ng kaibigan ko. And then siya, driver siya. Siyempre, nag-iintay kami ng bus ng kaibigan ko. Di, dumaan yung kotse niya, di na-drive ng niya, yung sa amo, no? Akala namin, pupunta sa pupuntahan namin, papunta doon sa Marbella, ganyan. Di, dumaan siya, sabi ko, walang giya naman yung Pilipino na yun, di man lang tayo sinakay. Sabi ko sa kanya,
Yung pala, iikot lang pala DJ, papat dito sa likod namin sa may gasoline station, papat doon, para bumaba siya at kausapin kami ng kaibigan ko. Di yun, nagpakilala siya, ganyan, na pa, ano ba yung kababayan, kumusta kayo, ganyan. Mm-hmm. Eh ako naman, naiya ako DJ, yung kaibigan ko lang ang nakikipag-usap sa kanya. Di hindi ko alam na kababayan ko talaga siya sa mismong Cotabato siya rin, DJ. Mm-hmm. Di yung kasama ko, taga Sambuanga, no, Mindanao rin. Mm-hmm. Di hanggang sa nag-uusap sila, hanggang sa taga saan kayo kabayan, ganyan, sabi niya taga Mindanao. Sabi niya, saan sa Mindanao? Sabi niya, ako sa Cotabato. Ay, sabi niya, yung kasama ko taga Cotabato, ganyan. Di, kami naman DJ, naghintay ng auto, ng bus, no, para sa sakyan namin. Ay, siya nag-park lang sa likod namin. Hanggang sa time na dumating yung bus, hindi ko na natanong yung pangalan niya, yung, kumbaga, ano, magkilala ba ng, magkakilala kami ng mabuti, no? Di, hanggang sa nano ko na sa bus, ay, sabi ko, sayang, kababayan ko pala yun, ba't hindi mo lang natin natanong kung saan siya nakatira, saan siya nakaano, ganyan. Para bang nano ko rin siya, no, na mimiss ko rin yung sayang, sabi ko, hindi kami nagka-meet, ganyan. Kasi iba pa rin kasi pag may nakita ka dyan sa ibang bansa, no, doon na nag-ibang bansa kayo, masaya pag may kasama kang alam mo nga kalugar mo siya, yung tipong gano'n, no? Oh, siyempre, DJ, meron ding iba, mga ano, high pride, ganyan, DJ. Yes. Akala mo sino na ganyan. Pero yun nga, mga ilang araw, alala ko yung sasakyan niya, lagi kong, yung man, nakaupo ako sa tabi ng kalsada para titingnan ko lang kung kada dumaan siya, ganyan. Mm-hmm. Eh, hindi ko na makita hanggang sa isang linggo. Yung amo pala niya, DJ, nagpapalor doon sa tabi mismo ng bahay na tinitirahan ko, DJ. May palor doon. Ngayon, sabi ko doon sa kasamaan ko sa ano, sabi ko, bababa ako, upo ako doon sa tabi ng kalsada, titingnan ko yung, kung baka makita ko yung kotse nung kababayan ko, sabi ko, gusto ko na makita talaga. Gusto ko ma-meet, gusto ko magkausap kami dahil mismong ano kami, no, yung mismong taga Cotabato, hindi ko man lang na nakausap, natanong kung sino pangalan niya, ganyan, no. Di, isang araw pagbaba ko, DJ, ng bahay namin, dahil titingnan off ako dun sa tabi ng kalsada para hanapin, titingnan yung kotse na sinasakyan niya. Siya naman na paakyat ng dun sa yung floor na yun na tinitrahan din namin, dahil kukunin nga yung amo na Arabo. Eh di, nag-meet kami, nagkagulatan pa kami, DJ. Ganyan. Ganyan. Mga ilang taon ka na nun? Ah, 20, mga 26 yata yun. 20, no. May git line of two, DJ. Si Boy naman ilang taon? Ano, isang taon lang agwat namin, DJ. Matanda okay. Lang isang taon. Aha. Thank you nga pala kay Norma Namba. Go ahead. Di ganun, di nagkita kami hanggang sa nag-usap, ay, nandito ka, sabi niya ganyan sa akin, dito ka nakatira, sabi ko, oh, dito sa taas. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, kukunin ko yung amo ko dyan sa taas, nagpapalo siya. Ay, sabi ko, dyan pala yung amo. Hanggang sa, saan kami magkita, DJ, no, mag-usap kami na gusto rin niya ako makausap, ganyan. Sabi ko, oh, sige, sabi ko, doon sa dati nating unang pagkikita noon na naghihintay kami ng bus, di ba, DJ? Ganyan. Sabi ko, doon tayo magkita. Eh, sabi niya, sige. Kasi alam mo naman ang mga Arabo, DJ, nagpapasyal kahit hating gabi, nandiyan sa kali yan, yung mga Arabo. Pero yung feeling na makita mo si Boy, parang gusto mo siya o talagang kumpante ka lang kasi kababayan mo? No, parang ganun na rin, DJ. Dalawa, excited na gusto, ganyan din, DJ. Babayaro din yan dati, DJ. Ah. Di ganun.
Di ganun, DJ, nagkita na kami, di sabi niya, sige, magkita tayo isang gabi doon, no? Di, ako, nag, ano, no? Nag-sexy, nakapalda, ganyan, di. Di, nandun na ako, naghihintay na, di, ang tagal niyang dumating kasi nga kasama yung amo, no? Na masyal. Mga 2 o'clock ng madaling araw, nandun pa ako nakaupo, naghihintay, nang sabi ko, ano ba ito, darating pa ba? Hindi na. Ganyan. Sabi ko, pag hindi ka pa dumating, sabi ko, pag may bus na, alis na ako, uwi na ako, sabi ko, hindi na ako maghintay. Dahil nakakaano na, ilang oras ka na maghintay doon, DJ. Di siyempre, hindi mo alam kung darating yung taong hinihintay mo o ano. Di hanggang sa malapit na yung bus, DJ, gusto ko na umalis. Di... Gusto ko na talagang umakyat ng bus kasi nagagalit na ako dahil sabi ko, ano ba ito? Sisiputin kaya niya ako? Hindi. Di ganon. Di, mamaya, pag, yung pag-line ko na dun sa pag-akyat ng bus, mamaya mag-pack siya dun sa harap ng bus na siya na, nandun siya. Dumating siya dun sa akin ngayon. Di, hanggang sa, ang sabi niya, sorry, nalate ako dahil sa mga amo, ganyan. Hindi, sabi ko, okay lang, pero kanina pa ako naghintay dito, sabi ko, ang tagal mo. Di hanggang sa, sumama na ako sa kanya, DJ, nagpunta kami doon sa kanyang, yung tinitirahan niya, hanggang sa tinitirahan niya doon sa amo niya, no? Kasi, ibang bahay niya, kasi driver siya, doon sa, parang garage ba yun, DJ? Ba yung kwarto-kwarto? Di, nandun kami, merong may kaibigan siya hanggang sa nag-inuman sila. Sabi niya, mag-inuman tayo hanggang sa nalasing na ako. Hanggang sa nainita na ako yung ano ba, alam mo naman, magkipag-usap ng lalaki, no? Hindi pag primero mag-inuman. Di, hanggang sa nandun, na doon na nag-umpisa kaming magkita na DJ tuwing ano, hanggang sa nandito sila kasi mga 2 months sila nandito, no? Babalik ka naman sa Saudi. Ay, bumalik din siya uli. Mm-hmm. Pero ang sakit ng maiwan DJ dito, yung iwan ka tapos babalik another year uli pumunta dito. Yan lang. LDR ang ano namin naging relasyon noon. Mm-hmm. Hanggang sa 1995, nagplano na siyang pumasok na dito sa ano, nag-stay na sa Spain. Mm-hmm. Na, hanggang sa kinuha ko siya, tapos pinasok ko doon sa amo ko na pinagtatrabawan ko. Mm. And then, nagsama na kami, DJ. Hanggang sa may anak na kami. Hanggang ngayon, di ba? Di ba? Yung istorya ba, kung bagay nakadanas din ang hirap sa lahat ng mga costs ba? Ganyan. Yun lang, kwento ko DJ, reset ko lang. At least, at least masaya na kayo ngayon. Ilan na po yung anak ninyo? 3 DJ. Dito sa Pilipinas? Ah, dito sila lahat sa Spain DJ. Mm. Dito pinanganak lahat. Hindi na kayo nakaka-uwi dito. Pero legal na yung ano niyo, PR na kayo dyan, naayos na yung mga papeles nyo. Oo, ayos na DJ, lahat kami, ayos na. Very good. Naka-uwi na rin kami last year na nung February, 4 kami doon, umuwi. At least masaya kayo. Ang asawa mo ngayon, isang amo lang kayo? No, ngayon nagtatrabaho kami sa restaurant, DJ. Italian restaurant. Wow. Parehas kayo, isang ano lang, restaurant? Oo. Galing. Mm-hmm. Pero ngayon nga, naka... Lockdown. Siyempre, galing ng ano, quarantine pa, di ba? May COVID nga. Yes. Nag-open lang sila, pero konting tao lang muna. Hanggang ngayon, wala pa kaming trabaho. Mm-hmm. Pero meron kaming sweldo sa government. Very good, no? Sana oil. May mga sweldo, no? Sa gobyerno. Eh, wala, mahirap ang Pilipinas, eh. Yun nga, DJ. Yun nga lang, sige rin ang pagbayad ng kuryente. Hanggang sa nakabili na rin kami ng bahay dito, apartment, DJ. Hanggang sa may bahay dito sa Pilipinas. Yung buhay, na-share ko lang kasi sabi ko, tingnan mo ba na akalain mo naman, DJ? Mismong kababayan ko, dito ko ma-meet, yung pamaging asawa ko, mismong sabi ko, ba't hindi mo pa ako na-meet nung bata pa ako doon sa Pilipinas na yung... At least, na. Kaysa naman na mula nung bata pa kayo, magkakilala na. Tapos bandang huli, magkaiwalay din. At least sa iyo, kahit may edad. Tamang-tama lang yung edad niyo, 26, 27, na magkasama kayo, naging kayong dalawa. At least happy family ngayon, no?
Oo, hanggang sa ngayon, nagkasama pa rin kami. Magkasama pa rin kayo. Sabi niya, hanggang kamatayan daw. Ah. Pero, hindi ako maniwala ng DJ. Bakit? Ay, mga lalaki kasi, mas lalo mga ngayon, mga may FB, may Messenger. Bakit may nahuli-huli ka rin kay Mister? Meron, DJ. O, ilang taon na si Mister? Meron na, nag-I love you. 5-0 na siya. Meron na po ito din yan. 5-0 din si Mister mo, 50 na. Oo, ngayon, DJ. Panganay po ninyo ilang pero taon na. Pero parang ano na rin siya, DJ, parang utak bata. Ah, yun lang. Yung bago, hindi magpa-tataas ng edad, DJ. Ayaw niya. Japor, sabi muspa? Niya 30 lang daw siya. May guitar, 30 lang daw siya. Ay, may magtanong, 30 lang siya. Nakasuot pa rin ng tennis shoes, tapos yung pang ano ba, pang baguettes ba yung style? Yan siya. Baguette. Pwede pa sabi niya kung makihulubulos sa mga teenager yan ng mga lalaki, ganyan. Sabi ko, yung patsa aminin na matanda ka na, lupay-pay na ngayon, tuhod mo. Wala na ba? DJ? Nakakatapos pa naman. Oo eh, no, 50 pa lang. Naku, DJ, kala mo. Ah, ano? Hindi na masyado, DJ. Minsan nga, sa isang beses lang, mamatay-matay na, DJ. Mga once a month, ganyan? Oh, 2 times ganyan, o 3 times a month, ganyan. Minsan lang. Pero para mamatay-matay na? Hindi na tumatay yung DJ. Ganon? Doon na tumatayo ang tuhod. Ay. May edad na kasi, no? Ay, sige. Tumatay ka, Ruby, ha? Marami. Ayaw nga na kasi. Ayaw niya magpatandak, DJ. Ayaw niya. Sige, kumari ka, Ruby. Maraming salamat sa iyo. Sige, kumari ka, Ruby. Oh, DJ, thank you rin, DJ. May apo ka na po ba? Maganda wala pa. Pasok din ako. May apo na ako, DJ. Ay, lola ka na lola pala. Lola na ako. Oh, sige, ha? Kumari ka, Ruby, mula sa my Europe. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, DJ. Bye-bye. Music and more. Abyan mo jam. Abyan mo jam. Sa likod ng mga mainit na balita, sa loob at labas ng ating bansa, JSG. Ito ang Good Vibes sa Gabi, JSG. Good Vibes sa Gabi. Your favorite music from yesterday and today. Abyan mo jam. Abyan mo jam. Good morning, Philippines. Insakto alas 2:09.